Hindi, sa kay Lolo Narding itong misyon na sabi mo. Camille? Ha? Ano ba? Nalito ka na. Ha? Ay, sandali ho. At, mali yung binigay sa aking papel. Dapat, ha? Nasaan na? Si attorney, nasaan na? Wala, wala, wala. O, dinoble mo pa. Ha? Ano nga? Ayan, wala eh. Ayan, inahin na ba? Okay, sige. Bye, Zoom! Si Atty. James Fernandez. Natatandaan po ninyo yung kaso ni Lolo Narding. Ha? Yung sinasabing nagnakaw po ng pinagbibintangang nagnakaw ng mangga. Alamin nga natin kung ano ang latest na po dito. Si Atty. James Fernandez, ang abogado po ni Lolo Narding. Atty., magandang umaga po! Magandang umaga, kabayan. At po, magandang umaga po sa lahat po ng mga takapakinig ng teleradyo. Ay, nagsimula na ho ba ang hearing para kay Lolo Narding? Kabayan, sa ano pa lang, sa February 8 po yung nakatakdang arraignment po ni Lolo Narding, kabayan. February 8? Okay. Yes po. Ay, saan na ho nakarating ang kaso? Nasa korte na po yung kaso, kabayan, at doon po sa arraignment, babasahan po si Lolo ng kanyang kaso. At siya po ay tatanungin kung guilty or not guilty po, kabayan. Opo. So in other words po, hindi nagkasundo itong may-ari nung sinasabing mangga na si Robert Hong at si Lolo Narding, si ganong Leonardo Flores. Hindi sila nagkasundo. Walang amicable settlement. Wala pong amicable settlement sa barangay, pero napag-usapan na po, meron pong nakarating sa atin po, kabayan, na iuurong na din nila yung kaso pagdating po ng arraignment po. Ah, okay. Parang pararating mo na sa korte and then saka na lang yung patawaran, parang ganun. Ganun po kasi yung proseso, kabayan. Opo, pag nasa korte na po, hindi po kahit po iurong nung complainant yung kaso, kailangan pong basahan muna yung ano, yung akusado. Basahan ganun ng po kaso si Lolo Narding. Yes. Ayan po, kabayan. Tapos after that, anong proseso? Saka pa lang pwedeng sabihin ng korte na dismiss na. Kung meron na pong affidavit of resistance po yung complainant, kabayan. Si Long Hong. Hihingi po tayo sa korte, magmamanifest po tayo na i-dismiss na po yung kaso para kay Lolo Narding po. So kailangan no written? Yes po, kailangan po na written po yung kanyang affidavit of resistance at saka a-approvean po ng piskalya yung fiscal. Affidavit of resistance po. Okay. Kumusta ho si Lolo Narding, attorney? Maganda naman po yung kalagayan niya, kabayan, lalo na at marami pa din namang tumutulong sa kanya. Merong mga in cash and in kind pa din na nagbibigay ng tulong, okay, sa kanya. So hanggang ngayon may tumutulong pa rin sa kanya in cash? Yes po, kabayan. Meron pong mga nagpapadala pa din ng sa GCash at saka pumupunta mismo sa kanya, kabayan. Kayo ho ba ay abogadong, ang tawag doon, pro bono? Sa Public Attorney's Office po kami, kabayan. Yun. Kami po yung mga abogado ng mga walang kakayanan na kumuha po ng private lawyer, yes, po, kabayan. So, under ng pahu kayo, Public Attorney's Office? Yes. Yes. Ayun po, kabayan. Okay. Attorney, maraming salamat sa iyo, ha? Bahala ka na kay Lolo. Salamat din po, kabayan. At sa gusto ko ding magpasalamat sa lahat po ng mga tumulong kay Lolo Nardo. Okay. Yes, si Attorney James Fernandez, ang abogado po ni Lolo Nardo.